Narito na mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Ikalawang taong sumailalim sa pig heart transplant na matay 6 linggo matapos ang procedure. Passenger dog sa Cavite kinagiliwan online. Estudyanteng nag-ala human AI, kinaaliwan at hinangaan ng mga netizen. Celebrity babies, cute na cute sa kanilang Halloween costumes. Ilang celebs, kanya-kanya ring paandar kasama ang kanilang family. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, pig heart transplant. Kamakailan lang ay naging laman ng mga balita ang ikalawang taong sumailalim sa pig heart transplant. At ngayon, usap-usapan ulit ang 58-year-old na si Lawrence Fawcett. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil nasa isang nakakalungkot na pangyayari. Si Fawcett kasi nasawi 6 linggo matapos ang nasabing procedure. Ang mga pangyayari tutukan sa report ni Mini Borja. Isang nakalulungkot na balita ang bumungad sa mga netizen kamakailan. Ang ikalawang tao kasing sumailalim sa tinatawag na pig heart transplant o ang pagpapalit mula sa puso ng tao sa puso ng baboy ay nasawi na halos 6 linggo matapos ang procedure. Kinumpirma ng ospital na The University of Maryland Medical Center na 1 linggo matapos ang nasabing transplant, nakitaan ng mga doktor ng rejection ng katawan ng 58-year-old na si Lawrence Fawcett. Unang na-admit si Fawcett sa UMMC noong Setyembre matapos ang ilang heart failure symptoms. 6 na araw din itong sumailalim sa ilang experimental transplant bago na pagtanto ng mga doktor na ineligible na si Fawcett para sa human transplant dahil sa kanyang sakit at iba pang kondisyon sa kalusugan. At sa parehong buwan, sumailalim na ang 58-year-old na pasyente sa isang surgery kung saan imbis na human heart, tatanggap ito ng genetically modified pig heart. Ayon sa UMMC, naging maayos naman ang kondisyon nito matapos ang isang buwan kaya naman itinigil na rin nila ang pagbibigay at pagpapainom ng gamot kay Fawcett. Ngunit hindi kalaunan, kamakailan lang ay nagpakita ito ng senyales ng organ rejection na kadalasan din umanong problema ng traditional o human heart transplant. Dahil dito, pumanaw na si Fawcett sa edad na 58. Matatanda ang ganito rin halos ang nangyari sa kauna-unahang taong sumailalim sa pig heart transplant na si David Bennett. Sa parehong ospital, isinagawa nila ang surgery kung saan nakasurvive naman ang pasyente, ngunit 2 buwan nang makalipas ay binawian din ito ng buhay. Bagamat hindi malinaw ang mismong rason ng kanyang pagpanaw, nakitaan ang senyales ng pig virus sa loob ng organs ni Bennett. Sa ating next viral story, AI newscaster, kinaaliwan pero hinangaan din ng mga netizen ang isang nursing student mula La Union. Kayang-kaya kasi nitong mag-ala human AI dahil sa kanyang kilos at boses. Panoorin ang estudyanteng nag-ala human newscaster sa trending report ni Pamela Adriano. Nasa mahigit 1 million views na at mahigit 60,000 reactions ang video na ito na in-upload ng student publication ng Don Mariano Marcos Memorial State University, South La Union Campus. Nakasaad sa caption nito na ang babae sa video ang kanilang pinakaunang AI newscaster na siyang kinikilala bilang revolutionary addition sa kanilang team at magdadala raw ng innovation sa kanilang organisasyon. Good day, everyone! It's me, Leia, your first AI newscaster from the College Forum. Want to be updated with the latest and upcoming events here in DIMSU SLUC? Don't worry,
I got you covered. Sa una ay aakalaing AI-generated ito, pero sa dulo ng video, may revelation na totoong tao pala ang nasa video at hindi AI. Okay na po ba? Yeah, okay na. Nice one. Ayon sa mismong campus publication, satirical daw ang post na ito at nilinaw na wala raw silang ganitong klase ng teknolohiya. Pagbabahagi pa ng mga bumubuo sa organisasyon, ang estudyanteng nag-ala Human AI, isang first-year nursing student na nag-apply sa kanila bilang multimedia reporter at sa tingin daw nila ay tila kaboses niya ang isang AI broadcaster. Kaya naman dito raw nila naisip na gawin ang naturang konsepto. Sa dulo ng video ay nakasaad ang iniwang mensahe na bakit hindi raw tayong mga tao ang gumawa sa trabaho ng AI. Sa ating next trending story, Potastic Pasahero! Ang tila ordinaryong araw ng pagkukumyuta para sa isang pasahero sa Dasmariñas, Cavite ay nag-umapaw sa good vibes dahil sa kanya ang nakatabing cute na kapwa pasahero. Kung sino nga ba ang cute at furry passenger na ito, kilalanin natin sa trending report ni Arnold Herrera. Mainit, masikip, mabagal at nakakapang-init ng ulo. Ganito nating kadalasan ilarawan ang trapiko sa Pilipinas. Pero sino ba naman ang hindi mago-good vibes kung sa iyong pagbiyahe ay may makakatabi kang isang cute at malambing na aso? Sa kanyang Facebook post na kinagiliwan ng mga netizen, masayang ibinahagi ni Angela Palo, isang certified dog lover, ang kanyang mga selfie katabi ang aso ng jeepney driver sa passenger seat ng naturang jeep na biyaheng Cavite. Ayon kay Angela, bagamat nahihiya pa noong una, isang lambing lang mula sa kanyang amo ay agad namang lumabas ang likas na kakulitan at pagka-photogenic ng aso na todo bungis-ngis at game na game pang nakipag-selfie. Maliban sa cuteness overload, may pa-thumbs up din ang ating mga netizen kay Manong Chuper dahil kitang-kita naman na malinis, malusog at alagang-alaga ang kanyang fur baby. Samantala, napareminis naman ang ating netizen na si Melgie sa kanyang yumaong fur baby na nakakasama rin nila sa pamamasada noong nabubuhay pa ito. Ang naturang post sa online group na Dog Lovers Philippines ay umani na ng halos 20,000 reactions sa Facebook. Para sa ating next viral story, ganti ng api. Talamak na talaga ang krimen kahit saan. Kahit anong uri ng pag-iingat pa ang gawin mo, kung nariyan ang mga masasamang loob na nakapaligid sa'yo, malaki talagang posibilidad na maging biktima ka ng kanilang modus. Kung malakas din ang loob mo na lumaban, na posibleng maganda ang ideya ng ating istorya ngayon. Dahil ang biktimang si Mark, abah ni Res baka ng snatcher na kumuha ng kanyang cellphone. Matapos kasing kunin ang kanyang gadget, tinangay niya naman ang susi ng motor na gamit ng snatcher at sinurrender ito sa police station. Galing, di ba? Alamin pa ang ibang detalye sa trending report ni Liway Abbas. Sa bawat krimen na naibabalita sa radyo at telebisyon, nabibilang lamang ng ating mga daliri ang pagkakataon na lumaban ng isang biktima para sa sariling kaligtasan. Kaya sa istorya natin ngayon, tampok ang biktimang si Mark na ninakawan ng mga snatcher sa Las Piñas City, hindi nagpatalo at nagawa pang gumanti. Matapos kunin sa kanya ang cellphone, ay hindi nagdalawang isip ang biktima na hablutin ang susi ng sinasakyang motor ng mga sospek at itinakbo sa police substation ng syudad na siyang ikinagulat ng mga pulis dahil unang beses lamang nilang maengkwentro ang ganitong uri ng insidente. Nang makapanayam sa programang Damdaming Bayan ng DZRH, ay ibinahagi ng hepe ng Las Piñas City Police na si Police Colonel Jaime Santos ang naiulat na insidente sa kanilang opisina. So, totoo yung mga claim niya, yung mga account niya, totoo. Totoo po yun. So, ang ginawa po namin, na-trace po namin yung may-ari. Sabi po ng may-ari, yun po ay hiniram lamang sa kanya. Nagtanong-tanong po kami dun sa area. At nalaman po namin, yung palang mismong taong yun
Ganun ang gawain. Dahil sa ginawang aksyon ni Mark, ay nakatulong pa ito para malaman ang identity ng snatcher. Sa kanyang Facebook Live naman ay natatawa na lang si Police Colonel Santos dahil sa kwento ni Mark na ayon din sa kanya, ay natutunan niya ang ganitong aksyon dahil sa mga napapanood niyang video sa TikTok. Dahil nga itinakbo ng biktima ang susi ng sospek bilang ganti, ay hindi naman siya masasampahan ng kaso dahil agad niya naman itong sinorender sa pulisya at hindi inuwi sa kanilang tahanan. At para sa trending showbiz balita, celebrity babies cute na cute sa kanilang Halloween costumes. Ilang celebs kanya-kanya ring paandar nitong nagdaang spooky season kasama ang kanilang family. Silipin yan sa report ng ating showbiz angel. Kanyang paandar ang ilang celebrities sa kanilang Halloween costumes itong spooky season at syempre hindi rin nagpahuli riyan ang cute na cute na baby ng ilan sa mga paboritong personalidad. Gaya na lamang ng anak ni Iza Calzado na si Dea Amihan na mini-mini ng kanyang mommy sa suot nitong Darna costume. Ala Snow White naman ang unika iha ni Jong Hilario na si Baby Sarina. Habang si Amila Sabino si Baby Bean na anak ng aktres na si Angelica Panganiban, reading ready for trick or treat at girl version ng iconic doll na si Chucky. Isa namang cute bumblebee ang daughter ni na Elise Hosson at Makoy De Leon na si Feliz. Pero syempre, maliban sa mga chikiting, may ilang celebs naman na kasama ang buong family at kinarir ang kani-kanilang pangmalakasang Halloween costumes. Gaya ng TV host na si Vong Navarro kasama ang kanyang misis na si Tanya at mga anak na sina Isaac Frederick sa Japan. Saging family naman ang pakulo ng mag-asawang Slater Young at Chris Uy kasama ang kanilang two boys. Hindi rin nagpahuli ang aktres na si Rico Peralejo at ang kanyang family. Habang mala Peter Pan at Tinkerbell naman si Max Collins at ang kanyang anak na si Sky. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa ating kwento ay ang kwento ng ating pangalawang kapareho natin na tao, ayan, na sumailalim sa kumbaga heart surgery pero gamit ang puso, ayan po, ng baboy o biik, ayan po. Alam naman po natin na napaka-advanced na po talaga ng teknolohiya, ng siyensya at pati na rin po ang medisina at ang ating mga dalubhasa po naghahanap pa po ng mga breakthroughs at mga solusyon para mapahaba ang buhay ng tao. At isa na nga rin po ito, sinubukan nila. Yun nga lang, syempre, dahil nga po nasawi ang ating pasyente, ibig sabihin po ay hindi naging successful, hindi tumagal. Kaya naman mapaiisip po tayo, no, kung ano nga ba talaga ang dala ng teknolohiya. Ito po ay nakakapagdala sa atin ng komportabling buhay o di naman kaya ay mas dumadali po ang ating pagtatrabaho kung gamit po ito. Pero isipin din po natin ang ethics, ang moralidad, di po ba, lalo na po sa ating pong mga kababayan dyan na medyo hindi po komportable sa usapin na ito. Well, kung ano man po ang ating naging pagpapalaki tungkol po sa issue na ito, kailangan irespeto po natin ang opinion ng bawat isa. Ngunit at the end of the day, syempre, kung sino man po ang gusto pong subukan ito o di naman po kaya, ay open po sa mga ganito pong mga issue at usapin, lalo na po pagdating sa pang-medical at katawan naman po nila po. Yan po, ano, ating pinag-uusapan, meron po silang karapatan naman po na magdesisyon para sa kanilang mga sarili. At tayo rin po, meron din po tayong meron din po tayong karapatan ng magdesisyon para rin po sa ating mga sarili at para po sa ating kalusugan. Kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, hubuin, at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O. Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.